hinahanap mo ako. Di magkanta o gaga, nahihirapang lumayo. Hindi naman tayo, pero wala kong magawa. Siguro'y naghihintay akong ikaw ay magsalita. At sana sabihin mo na nga, na bawat minutong magdaan, ako ang nilalaman ng puso mo, dahil ayoko nang maging kaibigan na naman. Ang dami kong maibigay, wala ka man lang maibalik. Pag-ibig ko para sa'yo, ako lang ba ang nananabik? Hindi ko rin masabi, bakit di makawala? Sa yakap mo, sa isip ko lang nadama. Hinahanap mo ako, hindi mo pa maisip na mahalin na rin ako. Hindi pa ba tayo nagbibiro na lang ako? Sakaling seryosohin mo'y hindi na ako makikipaglaro. At sana masabi ko na nga, na bawat minutong magdaan, ikaw ang nilalaman ng puso ko, at ayoko nang maging kaibigan na naman. Ang dami kong maibigay, wala ka man lang maibalik. Pag-ibig ko para sa'yo, ako lang ba ang nananabik? Hindi ko rin masabi, wala sa yakap mo, sa isip ko lang nadama. Di ko maramdaman kung mayroong pupuntahan. Huwag kang makialam kung may ibang magustuhan. Ngunit takot akong baka isang tawag mo lang, lahat ay bibitawan ko at lumipad tungo sa'yo. At ang dami kong maibigay, wala ka namang maibalik. Pag-ibig ko para sa'yo'y ako lang ba ang nananabik? Hindi ko rin masabi, bakit di makawala? Saya ka mo, NAR CABICO. Yeah. Welcome sa Letters in Music. Thank you. Grabe yung song na yun. Parang ayoko na mag-host. Parang gusto ko na lang magkape doon. Parang yung hugot eh. Alam ko yung mga nasa bahay niyan, ha? Yung mga luha niya, punasa niya na yan. Naka! Ate, welcome sa Letters in Music. Hello, thank you. Thank you for inviting me. Ay, it's a pleasure. Siyempre, yung mga ganyang awit, yung mga talent na katulad niyo. Abubuhay! Nakarelate ka ba? Hindi ko nasasabihin. Ang dami kong maibigay, wala kong maibalik. Dito naman sa Letters and Music, na ibabalik naman ang ating mga ka-Letters and Music. At speaking of na ibabalik, bukod sa nalaman nilang nandito ka daw,
meron silang mga naibalik na katanungan para sa iyo. Ready ka na ba? Oh, sige, game. Tungkol ito sa math, science, and technology. Ito ay board exams. Ito board exam, oh. Ito mula kay Donna Tendenila. Hi po, NAR CABICO at Letters A Music. Ask ko lang po, sino po ang inspirasyon nyo pagdating po sa acting and singing? Sino po ang ang favorite singer nyo? Pag-greet naman po ang at Isakunatics family. Thank you po. Ayan. Ano bang inspirasyon? Inspirasyon. Sa acting, siguro yung mga acting teachers ko. Because nag-high school po ako sa Philippine High School for the Arts. And I took up theater arts. At yung mga teachers ko doon ay sina Miss Shamaine Buencamino, Miles Canapi. Sila ay mga talagang mahusay na artista. Pero pagdating sa, siguro eventually, na-develop ko na yung sarili kong process as an actor. Pero yun, yung mga kaibigan ko, idol ko silang lahat. Pero sa singing naman, I used to listen to really old songs like mga jazz, sina Luther Vandross, George Benson. Yan, so yun, siguro yun. Kaya yung, ewan ko lang, ako lang, pero very unique kasi yung boses mo sa era natin yan, di ba? Uy, thank you. Para kasing karamihan, ito yung timbre, pero yung sa'yo parang, uy, bago. Pero sa totoo, di ba? Dati pa siya ginagamit. Ngayon lang siya na ibalik. Uy, pero it's so refreshing na makarinig ng ganong timbre ng boses. Thank you. Di ba mahirap from switching from acting, di ba? Tapos singing. No. Ako po, sa palagay ko, nagagamit ko yung acting training ko when it comes to singing. Kasi, for me, singing is really about storytelling. Tama. So, if you're a storyteller, it's just mas makakatulong sa'yo paano mag-interpret ng kanta. Ayun. At nakarelate nga tayo dun sa di ka na makawala. Ito, malaki Desiree. Nako, ano Desiree, ikaw talaga. Paano po kayo nagsimula sa music industry at show business? Ayun. Sir, sa music industry, siguro nag-start ako with Elements Songwriting Camp. Spearheaded by Mr. C, Ryan Kayabyab. And sa show business po, napanood ako ng isa sa mga bosses sa GMA. Sa isang musical na kung paano ako naging leading lady. So, starring between Escalante and Frenchie D. Tapos, I played the super villain. So, nakakatawa yung character ko doon. Cool. Parang mali-mali yung English, ganyan. So, I'm agree, mga ganun. Ang galing naman. Napanood nila ako, and they were like, let's sign him. So, yun. Ito na nga siya, nandito na ngayon siya sa Letters and Music. Ipinopromote ang awesome music sa atin. Yes! Ayan. Ito na nga, ang ganda ng pangalan ito, ah. Si Ethan Hunt, parang alam ko to, parang palabas to. Palabas. Ethan Hunt. Parang sa, Mission Impossible. Ano po ang maituturing nyo niya na pinakamalaking break niya sa music at greatest achievement niya sa kanyang career? Siguro itong upcoming project ko na Superstar Duets. Ay, ito nga. Yeah, for GMA 7 naman. Yan, makikita nyo po akong, parang first time kong kumanta talaga. Tapos yung slot pa niya is Saturday night. So talagang excited ako. Chill ang mga panahon na yung mga taon. Talagang isa yun sa mga greatest achievement ko. And siguro recently when I played an original song to my parents, naiyak sila. Ay, wow. So parang magandang achievement yun, yung na-affect sila. So, pag ba ikaw ang susulat ka ng song mo, ano bang nauuna mo, lyrics or music? Depende. Like merong time na tumatakbo ako sa Mall of Asia. Tapos merong nagsasaxophone na manong. Ay, talaga? Tapos may paulit-ulit lang siyang tono. Tapos yun, sabi ko, ang ganda nun ah. So ginamit ko yun, incorporate ko sa isa sa mga songs ko. Minsan, pero madalas, lyrics ata yung nauuna. Parang tula muna. Oo, tula muna siya. Ganun. At ito mga tula, yung mga lyrics, ito talagang based on experience talaga. Or minsan mga kaibigan. Oo, madalas kaibigan. Kasi ako okay lang naman ako. Buti ka pa. Magkikwento na lang ako para may gawa mga kanta. Pero oo, pwede. Ayan. Ayan, mamaya magkikwento ako. Pero syempre hindi ko na siya share sa inyo. Wow! At ano naman mula kay Mika Raven Mendoza, sino ang gusto mo na makakollaborate sa isang awitin o pinakapangarap mo? Ayan. Collaboration, siguro bilang maestro siya, gusto ko talaga ng isang song with Mr. C, Ryan Kayabyab. At saka sa mga bagong singers ngayon, parang gusto ko po with KZ Tandingan. Kasi naka-jam ko siya sa isa sa mga, or nakasama ko siya sa isang jamming. How was it naman? She is just fantastic. I want to work with her.
Yun. And I'm friends with her handler. So at antayin namin dito yan sa letters. Yes! Hindi malabo not? Yan, aba! Alam mo yung may premonition kasi dito nangyayari. Pag oh. sinabi, nangyayari. Talaga? Kaya nga ako sinasabi ko lagi kung sino yung mga gusto makawala, pero wala pa rin nangyayari. Pero sa mga guest namin dito, parang laging nangyayari yan. Ito naman, mula kay Raymond Paleras II. Hello, letters and music and Sir NAR. Ang tanong ko po, paano po ba siya sumusulat o gumagawa ng mga songs? Pakibati ako, please. Salamat and God bless. Hashtag letters and music. Hi, kay Raymond. Ayan, paano ba sumusulat? Sometimes I use my guitar. Sometimes I use my keyboards. Pero madalas meron akong songwriting na guitar. Lyrics, minsan nauuna yung chorus. Minsan may nauunang paulit-ulit lang na to. No? Mm-hmm. Ito talagang lyrics, yung kinanta ko ngayon lang. Lyrics yung nauna. Ito ba based on experience? Oo, tsaka totoong sinabi niya nun. No? Ba't ganun? Ang dami kong binibigay, wala siyang maibigay. Oo nga! Bakit ganun? So naging, ang dami kong maibigay, wala ka man lang maibalik. Yun, ginamit ko na siya kaagad. So para, ewan ko, minsan yung mga sinasabi natin sa totoong buhay, pag ginawa mo talagang kanta, kumakapit eh. Kala niyo naman, love yung tinutukoy ko, utang kasi yun. Utang pala yun, dami binibigay, hindi maibalik. Ano? Pero ayun nga, at ito yung isa sa mga single mo, tama ba? Ito yung winowork, I'm working on it, and gusto kong ito yung una kong ilabas na track. Mm-hmm. Kasi parang for the longest time, maarte ako, nag-hosting ako. Sabi ko, hindi, I think it's time, I wanna release my own music. At ito nga, 'di ba? Hindi lang siya basta-basta na-release, talaga may hugot at yeah. Ako first time ko narinig 'yan, ha. Salamat. Talagang, so, pag ni-release ba siya sa Spotify? Ipe-play mo siya? Ipe-play ko siya araw-araw. Siguro pagagising ko pa lang, ipe-play ko na siya. At kung may music video yan, natin yung screen namin, laki, di ba? Ipe-play natin yan dyan. Natin yan. Kaya alam ko mga ka-letters and music, nako, katulad ko, sabik na kayo makarinig ng isa pang awitin. Okay lang po ba yung isa pa? Oo naman. Parang, ngayon na ba? Pilitin nyo. Yeah, naririnig ko kayo sa inyong mga tahanan. Kaya magbibigyan ko na kayo. Let's give it up again for Mr. NAR. So from Hugot, love song naman tayo. Para masaya. May isang awit na sa akin ay nagpakita at hindi ko man dinig ang mga salitang nakasulat para pang ang daigdig. Laking suyap ng langit pag pumipikit, tinig ko'y umiihip na. Sinasating ikaw ay sinulat upang maging akin. Ang aawit ng kakaibang himing mo't maraming magsasabing ito'y katulad ng iba. Huwag mangamba sa awit na ito, ikaw ang mahalaga. Hagan ang bawat katagang yung binibigkas hanggang sa maidlip at magsisilbing una ng iyong mga bisig at sa papikit. Tinatanaw ang langit at naririnig ang puso kong may musika. Nagsasabing ikaw ay sinulat upang maging akin. At tanging tinig ko ang aawit ng kakaibang himing mo't maraming magsasabing ito'y katulad ng iba. Huwag mangamba sa awit na ito,
ikaw ang mahalaga. Magsisilbing yakap at halik ang tinig ko. Hindi man sabihin ang iyong nararamdaman, ikay mapayapang sumisigaw. Ibang himing mo't maraming magsasabi, ito'y katulad ng iba. Huwag mangampa sa awit na ito. Sa letters and music, kasama natin si Mr. Nal. Yes. At ngayon nga, pinag-uusapan namin ng kanyang kanina, yung kanyang uniqueness. Kasi nga, sabi nga niya, ano nga yung sabi mo sa akin kanina? Sabi ko kasi, karamihan sa mga singers ngayon, or yung mga nag-uusbungan, para bang mas matataas yung timbre ng boses nila na ginagamit. Pero si Mr. Nal, pagka ginagamit yung boses niya, mas buo. Ah, di ba? Thank you, pare. Oh, di ba? Thank you, pare. Thank you, pare. Ang laki nung ako, kailangan ko pang gumawa nito para magawa yun. Pero siya parang effortless lang. Tsaka na, ano yung sabi mo sa akin kanina, simplest form, di ba? Oo, kasi parang gusto ko na marinig ng tao talaga yung melody. Yeah. Instead na mag-focus sa mga kulot ko. Although kapag ako in the zone naman, may mga kanta kasing kinakailangan ng mga riffs. So, lalaban din naman tayo dyan. Ayan. Wow. Speaking of kulutan, at syempre hindi naman magpapahuli, gusto rin namin malaman, di ba? Yung bang awitin na yan is available na to download mo? No. Not yet. Yun lang! Not yet po, pero promise, abangan nyo yan. I will start my website soon and my Facebook page. Ayan, in-announce ko na, so kailangan ko na siyang gawin. Saan ba namin pwede kayo i-follow sa Facebook page? You can follow me on Instagram and Twitter. Okay. It's at NARCAB, NARCAB. Yes. Ah, wala pa Facebook page. Facebook page wala pa, pero so yung tinagpananig kay Cesar, personal account ba yun? Oo, personal account. Pero pwede na rin ako i-follow. Ayan, pwede nyo pa rin i-follow. Malink ko yung page na gagawin ko. Ayan, at ito bang awitin na to? Siyempre eh, bukod sa single, aabang namin, ito ba yung magiging album na in the soonest? Tingnan natin, pwede naman. Or EP, mga 5-track album. Ay, abang. So pag nabuo na yan, dito ulit. Sige, yun! Oo naman. Narista mo yan, ha? Ano ba? Music naman. Video dito din, ha? Ayun, kaya naman na thank you let's very much. Let's do this. Let's do this. Abangan natin yung mga kaletters. Alam kong hindi lang ako mag-aabang yan. At syempre, abang ako, for sure, may mga collab din doon. Oo. Diba? Definitely. Kasi marami yung kaibigang magagaling na musikero na gusto kong marinig din. Abangan namin yan dito sa letters. At thank you again. Thank for you. Dropping thank by you. And sharing your awesome music. Alam kong maraming na-touch na hearts. Oh, thank ating you. Mga kaletters and music. Kaya mga kaletters and music namin, kung gusto niyo pa maging updated, hindi lang sa kanya, di dapat lagi kayo mag-updated sa mga happenings. Dito sa Letters and Music, just log on to our Facebook page, facebook.com/lettersandmusic. Ilalagay namin ito pag meron na siyang Facebook page. Yes! Para ma-follow niyo din siya. Thank you so send much. Send us an email at lettersandmusic25@gmail.com. Mapaparoon niyo din ang mga past segments at episodes ng Letters and Music sa youtube.com/lettersandmusic. Mapapanood niyo din kami at iba pang programs sa NET25 via live streaming kung wala kayong TV. Just log on to eaglebroadcasting.net/net25tv. At kung na-miss mo ang makapagdadami na episode na ito ng Letters and Music, hindi ko alam kung bakit, ano ba ginagawa mo niyan? Umiiyak ka na ba niyan?
Dapat tumay, ano ko muna, pinunasa mo muna yung lawi mo. Di ba, ale, para sa'yo, abangan mo ang aming encore telecast. Everyday yan, para sa'yo lang yan, ha? At 11 PM, syempre, dito pa rin yan sa NET25. Again, thank you very much. Thank you, marami pong salamat. Again, kung meron pang gustong pasalamatan at mga upcoming gigs, di ba? Opo, gusto ko po talaga i-promote itong napakasayang musical comedy show. Ay, ano ba yan? Saan ba yan? Superstar Duets, hosted by Miss Jeneline Mercado. Mm-hmm. Napakasaya po niyang show. Manood po kayo Saturday po ng 9:15 PM sa GMA 7. Thank you so much. Siyempre, and Enka Sessions, and nasa Encantadia din po ako. Ay, tindi pala to. Meron pala tayong biglang may power sa lumalabas. Kaya naman pala tayo na ano, nabighani. Brilyante ng songwriting. Ayun! Gusto kong ma-achieve. Parang gusto ko din yung brilyante ng songwriting or brilyante ng pag-host. Yan, so i-achieve yan. Ay, nako, grabe. And tayo palang brilyante sa mundo. At mga Letters and Music, sana nag-enjoy kayo sa aming week-long edition ng Letters and Music. Ang mahinanda namin music videos. Siyempre, mga katulad ni Sir Nar na special guest sa atin dito. Na, grabe, pinuno ang ating linggo. Nako, bagamat kami ay nalulungkot dahil alam mo na namin paalam dahil Saturday na bukas. Kami ay masaya naman at naging bahagi namin kayo. Again, ako si Ayan Dara na M1 Week 25. See you next week, mga Letters and Music. Walang mawawala at may mga inihanda kami para sa inyo. Again, Mr. Nar on Letters and Music. Woo! What's up? Woo! Yeah.